Mukhang hindi lang tayo yung naghahanap ng perang tinago ni Anton. Kitang-kita ko yung hukay sa kakawyan. Sino? Si Anton din kaya yun? Baka buhay pa yung hayop na yun, ah. Imposible. May DNA result. Patay na yun. Eh, paano kung dinaya ang resulta? Sino naman ang pwedeng gumawa nun at bakit? Joed, edi magaling niyang asawa na si Millie. Di ba, pinalabas nga niyang patay na si Anton para makawala sila sa mga kasalanan nila at para siguro makuha nila yung pera. Imposible. Kitang-kita kung gaano siya naapektuhan nung namatay si Anton. Joed naman, naniwala ka naman sa aktingan ng babaeng yon? Mga scammer yung mga yon, manunuba! Naku, sanay silang ganyanin yung mga kapwa nila. Pero kahit pa. Sige. Ganto, sabihin na nating patay na nga talaga si Anton. Pero sigurado ako na may kinalaman niyang Millie na yan kung saan mahahanap yung pera. At tingin ko, siya ang nagpahukay nun. Tingin mo ba may kakayanan si Millie na gawin yan? Minsan ka nang niloko ng babaeng yan. Di ba tinago nga niya sa'yo yung asawa niya? Alam mo, umaarte lang yung Millie na yan para maniwala ka sa kanya at maniwala yung mga tao sa paligid niya. Kaya huwag ka maniniwala dun. Obserbahan mo na lang muna yung babaeng yan. Pero maniwala ka sa akin. May alam yun. Mrs. Millicent Rosales? Opo. Ako nga po. Pinapunta po ako ng bangko rito para iparating sa inyo ang final notice na ito. We've been trying so many times to reach you, pero iniiwasan niyo po ang mga tawag namin. Pati ang mga sulat at emails na pinadala namin, hindi niyo po nire-replyan. Pasensya na po kayo, ma'am, pero kasi ang dami nangyayari sa buhay ko lately. Kakamatay nga lang po ng asawa ko eh. Di ba may mortgage insurance po kami? Yun nga po. Pati po yun, hindi nyo po binayaran, kaya lapse na po ito. Nakakalungkot man, pero may agreement po kayo sa bangko at kailangan na po mabawi ang property. I'm so sorry. Pinaghirapan po namin ang asawa ko to. Itong bahay na to, saka ang dami naming alaala. Ma'am, I'm so sorry, pero kailangan nyo na pong bakantihin ang property by tomorrow. Sige po.